Kwentuhan mo naman kami tungkol sa PBB audition experience mo. I was at my friend's house and then nakita namin yung ad sa TV. So, sinabi ko lang sa kanya as a joke na parang, tara, audition tayo. Tapos siya, sineryoso niya. So, nag-audition talaga kami. So, we went there at 8 a.m. And then, na-interview ako 12 midnight. Oh! Mowa? Sa ABS. ABS siya. Umikot na yung buong, yung pila. Umikot sa buong ABS. Tapos yung friend ko, hindi nasama sa first cut. Ako pa yung nasama. Oo. At that time, nag-aaral ka sa Lasal? Yeah. Nagpaalam ka sa school mo? No. Ayun, di naman sila strict when it comes to yung mga ganyan. So, I didn't think na kailangan ko naman paalam sa kanila. Although, nag-cut ako ng class noon. Okay. I took the chance. Correct. Ano ba yung concept nung edition nyo? Bakit siya tinawag na Teen Edition Plus? Since kami yung second batch ng teens, and then I think yung plus, kasi kami ata yung first, if I'm not mistaken ha, kami ata yung first batch na may isa pang house. Kami yung may isa pang house doon na hindi namin alam ha, na we had guardians doon sa kabilang house. So, I think yun yung reason ng plus. Yung rivalry nyo ni Robi, can we talk more about that? Actually, kaya siya naging issue nung time na yon was because PBB didn't ask for our consent nung time. Oh. Eh, nung pinalabas yun, di ba, they made it look na best friends rin kami to begin the season. Pero since Ateneo Lasal, parang di ba, they were giving us names. Parang ang binigay kasi sa akin na pangalan ng PBB was Bad Boy ng Mandaluyong. Hay! Tinagaan na Bad Boy? Oo, so parang din-rademark ako na Bad Boy agad. So parang syempre, pero hindi totoo yun eh. Oh, Good Boy ako ng Mandaluyong. Okay. So, ayun, sa rivalry namin, I think hindi naman dahil sa me and Robi, pero I think it's because more on the school na Ateneo Lasal. Pero hindi yung sa aming dalawa naman. Pero sa nominations, alam ko palagi kang ninonominate ni Robi eh. Tama ba ako? Actually, marami. Marami nag-nominate sa akin, kaya hindi na ako nag-alis ng gamit sa maleta noon dahil every week no. Nakakapagod eh, di ba? Ipapack ko. Tapos yung unpack ko ulit, papack ko. Tapos na-realize ko na, huwag na. Kunin ko na lang yung mga damit ko sa maleta na lang, diretso na. So bakit ka na nominate Joseph? Akala ko ba hindi ka bad boy ng Mandaluyong? Akala ko ba good boy ka ng Mandaluyong? Well, hindi ko alam. Honestly, yung pagkalabas ko ng PBB, syempre, napanood ko yung mga ibang episodes. Pinanood ko yung mga votings, ganyan. Tapos wala, nakakatawa lang yung mga nabavote sa akin na, you know, may points ako na because I miss my family, may points ako na because ako daw lagi nagluluto ng food. So, masama pala yung magluto din. Kaya nga wala ngayon, di na ako nagluluto. Dahil, tama pala yun. Na-trauma ka doon. De, joke lang, nagluluto pa rin ako. Kumusta na kayo ni Robi? May communication pa ba kayo until now? Na-sustain niyo ba yung friendship? Sometimes, kapag may mga reason kami na, you know, to message each other or if may i-congratulate kami sa isa't isa, we do. Pero yung constant communication, wala. Like, we barely talk. Pero, hindi naman dahil, parang siguro, sa lahat naman sa amin sa batch namin, wala na kami masyadong communications with each other. Pero kapag nagkikita naman kami, andun pa rin yung, alam mo yun, na pinagsamahan namin through the PBB days and all throughout the years, na andun pa rin naman. Siguro parang busy lang din kami sa mga buhay namin. Isa rin sa sa pinaka-memorable sa season nyo dahil nakakatawa, ang papangit nyo. Ang papangit nyo. Yung pagpapakalbo nyo. Bakit lang ba kayo nagpakalbo noon? Ikayong lahat ng boys. It was a challenge eh. At first, hindi siyempre sinabi ni Kuya yung reason or yung point ng challenge. But kung magpakalbo kami, if we do the haircut na yung parang parang roulette yata yung ginawa namin, if I'm not mistaken. I think we did the roulette. Tapos kung ano yung makuha mo sa roulette, yun yung igugupit ng housemate sa'yo.
So ngayon, if ginawa nyo, yung main purpose nun is if everyone would do the haircut, parang magbibigay si bahay ni kuya ng free tule to mga kids. Charity. Oh. May purpose naman siya. So anong haircut ang napunta sa iyo, Joseph? Sa akin, pangit. Akin nga ata yung isa sa mga pinakapangit. Yung dalawang buhok na lang dito yung natira. Parang one line dito. Parang dalawang mohawk dito. Para sa'yo, sino yung pinakapangit na gupit nung batch nyo? Yung kay Nan. Bakit? Yung naiwan lang sa kanya dito eh. Oh my God. Parang, oh my God. May buntot lang siya dito. Na kamusta na kaya yun si Nan? Barko na siya eh. Nasa heat and two. Tapos naalala ko, may photoshoot pa nga kami noon ginawa sa loob ng house with that hairstyle eh. Yes, at naging cover ng magazine. Oh, yun. Actually, recently nakita ko ulit yun eh, yung sa magazine. So, parang napareminis talaga ako ng parang, shit, ang pangit talaga ng buhok ko noon. Usapan natin ang ka-love team. Si Nicole, niligawan ba si Nicole nung lumabas kayo ng bahay ni Kuya? Hindi. Kami ni... Oh? Hindi, syempre. So, niligawan sa loob. Ganun ba yun? Parang ganun. I mean, pero syempre, nung lumabas kami, nag-date-date pa rin naman kami. Pero naging kami rin naman. So, Nagtagal ba? Ay, almost 2 years. Matagal! 2 years! Matagal din. Eh, bakit kinagiwalay, be? Well, one of the reasons rin, kasi umalis, ayaw ng parents niya sa showbiz. Tapos parang umabot na sa point na nagka-conflicts na kami because, you know, I was getting projects left and right. Tapos, wala. Parang, we drifted apart lang. Wait. So, itatanong ko lang. Di ba tinuli dun si Alec? Nakita niyo ba talaga yung pagtuli? As in legit? Kasi inuto sa amin ni Kuya na parang, si Alex humihingi ng moral support. So, kailangan niyo pumunta doon habang siya'y tinutuli. So, kailangan namin manood. So, oh my God. So, nakita ako lahat. Tapos parang, wala lang. Alam mo, nangihina ako. Parang, bakit ngayon mo lang kasi ito ginawa, pre? Oo, wala eh. Hindi rin kasi uso ata sa culture nila eh, diba? Yeah. Yung guardians and parents na nasa kabilang bahay, which is isa rin sa mga controversial. And yung tita mo, si Tita Ana, kumusta na ba siya ngayon? And anong masasabi mo sa naging gameplay niya sa kabilang bahay? She's very, she's very prangka eh. So, I guess... Wala, yung gameplay niya, she's just being herself. Like, I don't think na alam naman nila na na-affect kami, in a way. Votings or whatsoever. So, I didn't think na she would think about me pa. Diba? More on parang siya, gusto lang niya, enjoy lang din yung sarili niya habang nasa house siya nun. So, wala, gameplay niya, wala. Just normal lang. Bakit siya yung nag-represent sa'yo? Nung time kasi nung pumasok ko ng PBB, hindi pwede yung mom ko kasi that time, she was managing already. And ayaw lang kasi nga baka into conflicts with anyone na she's working with. Mom ko kasi, yung time na yun, she was the vice president of Manila Genesis. Yeah, yung dad ko, hindi naman siya pwede kasi he had a contract with GMA nung time na yun. So, hindi pwede. Kaya si Tita Ana yung nag-represent sa... Musta na siya ngayon? Okay naman, she's doing good. Speaking of controversy, grabing pinag-usapan nun. I'm sure kung may Twitter nung time na yon, trending ka na. Yung sa medyo may confrontation kayo nung daddy, nung isa sa mga housemate ni... Kevin. Ng daddy ni Kevin, si John, na galit sa'yo. Yun pa yung dahilan kung bakit sila nag-voluntary exit sa bahay ni Kuya. Ano ba talaga nangyari? Ba't siya nagalit sa'yo? At bakit sila nag-voluntary exit? Nung time na yun, nag-switch yung housemates house. So yung mga housemate,
naka-stay dun sa other house, and then yung mga adults dun naka-stay sa main house. And then ako, parang I think punishment ko ata yun, kaya naiwan ako with the adults. So, okay. Parang I was there for a few days. And then, parang second to the last day of my punishment, ako yung naguhugas ng dishes. And then parang naririnig ko nag-argue yung tita ko and si Tito John. And then biglang pinagmumura ni Tito John yung tita ko in Spanish. So, syempre, ako, my perspective, I'm gonna protect my family. And you don't do that or you don't say those things to my family. Diba? Hmm. I think it's normal lang naman. So, syempre, parang, ayun, sumugod ako sa kanya and then sila, yung dad ni EJ, basta napigilan nila ako. Tapos, sinuntok ko ata yung pintuan nun and I think nasira ata yung lock niya. Kasi diba naka-lock yun, kailangan mo mag-buzz in. So I think nasira siya and then na-sprain ko rin yung wrist ko. Tapos, wala. So nung pumasok ko ng confession room, I was asking kuya to mag-force exit na ako and may tita. Kasi ayoko nung, I didn't go inside PBB para mabastos lang yung family ko, ganyan. Mm-hmm. Like, I didn't think na they would allow such thing to happen. Mm-hmm. So, sabi ko, it's either us or them. So, ayun. Wait, bakit nga ba nag-confrontation scene yung tita mo at saka si dad ni... That I don't know. Eh, honestly, yung dad kasi ni Kevin nung time na yun, wala, he's very... There are times na he could be rude, not only to my tita, but to others. Mm-hmm. Eh, siya, tita ko palapan din. Diba? Mm-hmm. So, siguro, nakahanap siya ng katapat kay Tita Ana, tapos, ayun. How did you feel nung nag-voluntary exit yung dalawa? Well, I felt bad for Kevin. Mm-mm. Dahil, syempre, diba, it wasn't his fault naman. Mm-mm. Nadamay lang siya dun sa actions nung dad niya. But then, after naman nun, nagkita kami ni Kevin outside. Wala. Parang, pinalimutan lang natin yun. Parang nothing happened. We're still friends. You know? Eh, how about Daddy John? Ah, wala. He, after PBB, alam ko, he went back. He flew to Spain agad. Si Kevin na lang. Do you still have contact with Kevin and Daddy John? Or hindi mo na alam kung ano nangyari sa kanila? Wala. No contact na ako with them. May nag-comment ka rin sa ilalim. Nagtatago daw si Joseph sa mommy ni Nicole sa swimming pool. Ano ba yun? Wala. I think nung time na yun kasi yung alam na nung mom ni Nicole na para naglalandian kami or whatsoever. So, oh shit, my God. Hindi ko pa kaya humarap dun kay tita na parang ako po yun. So parang every time siya sa kabilang side ng pool kung nasa ano ko, lulublub ako and I'll swim to the other side. Tapos dun naman ako at mag-aantay. Tapos maglalakad siya. Tapos babalik naman ako ulit sa kabila. Oh my God. Very 16 years old, no? Takot sa nanay. Ano talaga yung pinaka-memorable na experience mo sa loob ng house? Like, ano talaga yung number one? Yung matuta ko sa house. Matut ka. Matut talaga yun. O, parang namahay kasi ako nun eh. So, pagkapasok ko pala ng house, I think it was mga 3 days, hindi ako nakapag-CR. Wow. So, syempre, expected mo na yung gas na i-release mo, medyo malala na siya. Tapos, parang I had na-release ko yung gas inside the house na yung lahat ng tao napatakbo palabas. So, grabe. Syempre, ako, nung time na yun, syempre, kailangan ko magkunwari na ako rin nabahuan. Pero ikaw... Parang guys, I'm so sorry. Nalaman ba nila na ikaw yun talaga? Yun nga, ito na nga. So pagkalabas namin, tinawag kami ni kuya. Sabi niya, pila daw kami lahat doon by the pool. That's voting system. Kung sino sa tingin nila ang umutot. Voting system. One by one, tinatanong, okay, si Robi, okay, si EJ. Tapos nung sa akin na, lahat sila nagtaas ng kamay. Siyempre, pati ako, nagtaas rin, no? Curious lang ako, sa loob ng bahay, sino talaga yung tinuturing mo na closest mo? And then,
ngayon at present, alam mong friend talaga. Beauty pa rin. Beauty. Mm-hmm. Beauty. Iba yung mas naging close kami ni Beauty outside na nung house kuya. Kayo iba kasi yata yung may pinakamaraming time na nagka-work together eh. Kasi siguro talaga kami dahil kainkoy rin kasi talaga si Beauty. Diba? So parang, ewan ko, tuwing magkasama kami, parang dalawang kainkoy lang na pinakawala sa mental eh. Diba? Parang nagwawala lagi. So yun, three years rin yata kami nagsama ni Beauty for K-Directed. Diba? Sa Angelito. Two seasons din yun. So, malaki rin yung nagawa niyang foundation sa friendship namin ni Beauty na up to this day naman, minsan nagme-message siya pa rin kami. And, ayun, tuwing nagkikita pa rin kami, ganun pa rin lagi yung reaction namin kapag nagkikita kami for the, parang one year kami di nagkita, pero, di ba, one week lang, pero, yung parang gulat na gulat siya. Ah! Ano naman yung natutunan mo? Well, sa buong PBB journey mo na nagamit mo sa life. Actually, madami. Sobrang dami ko natutunan doon. Ang dami ko rin na-realize. Siyempre, I entered at an early age. I was 16. Na to test myself kung kakayanin ko ba yung mag-isa. Diba? Without my parents or without my family. And, wala, I wanted to test lang kasi my limits hanggang saan ng kaya ko. I'm independent. And so far naman, it helped me a lot to where I am now. Correct. Because it gave me the courage, the personality, and right. The person who I am now was because of PBB also. It taught me so much. But do you have any regrets? Or let's say if there's anything that you want to change? Yung regret ko lang, di na siguro ako magluluto dapat. Kung babalik ako, na ako magluluto siguro. Hindi ka na nominate. Yeah. na siguro, lagi po siya nagluluto, nasisira po ang diet namin. Dapat ganun. Para valid. Kung meron kang message or gustong sabihin sa 16-year-old self mo, ano yun? Huwag na huwag kang magluluto.